Magandang umaga po sa inyong lahat. Isama natin sa ating panalangin ang Misa Intention para sa pasasalamat ng Dantes and Salas family para sa kaarawan ni Mateo Cadel Marquez, Jacinto Cabero Jr., Paulo Imar Olvina, at Theodis Lazaro. Ganon din para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Segundina, Alicia, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Atin pong ginugunita ang mahal na Birheng Maria. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Dennis Castillo, OAR. Magsitayo ang lahat. Pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan ng kataas-taasan, at awa mo'y ihayag sa pagbubukang liwayway. Magsiupo ang lahat. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpad, tugtuging salterio. Sa magandang hinig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila ko'y kay dakila, Panginoon, ng iyong ginawa. Ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa pahat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman. Hindi malilirip ni mauunawa ng sino mang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumami sila may umunlad, yaong sasapitin nila't hahantungan ay pagkapahamak. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakilat walang makatulad, nababatid naming lilipunin lahat ang iyong kaaway at lahat ng taong masama, ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakan, yaong dinaranas. Aking nasaksihan, yaong pagkalupig ng aking kaaway, pati pananaghoy ng mga masamay aking napakinggan. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon tunay na matuwid. Siya kung sanggalang, matatag na batong walang bahid tungis.
Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan mong kataas-taasan at awa mo'y ihayag sa pagbubukang liwayway. Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingan ko kayo ng bagong espiritu. Titipunin ko kayong mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansya ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingan ko kayo ng bagong espiritu. Pupurihin kang lagi ng mga sanggol at bata. Ikaw, O Panginoon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong rininig at hanggang sa langit laging pupurihin. Aawit ang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na muog, ikaw ay naghanda laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likamong langit kung aking pagmamasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Mga baka, tupa, hayop na mababangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pupurihin kang lagi ng mga sanggol at bata. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, kaming idinadalangin niya, makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipong. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, may nagtatanong, paano bubuhay muli ang mga patay? Ano ang magiging ayos ng katawan nila? Hangal, hindi mabubuhay ang binhing inihahasik hanggat hindi ito namamatay. At ang inihahasik ay hindi punong malaki na, kundi binhi pa. Tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at walang kaya ng ilibing, maganda't malakas ng muling bubuhay. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay.
Ang huling Adan ay Espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa harap mo ay lalakad, akong taglay ang liwanag. Sa harap mo ay lalakad, akong taglay ang liwanag. Kung sumapit ang sandaling ako ay humibig, ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig, pagkat aking nalalamang Diyos ang nasa aking panig. Sa harap mo ay lalakad, akong taglay ang liwanag. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang puon sa pangakong binitawan. Lubos akong umaasat, may tiwala ako sa Diyos. Kung tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Sa harap mo ay lalakad akong taglay ang liwanag. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos. Nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdudulot. Sa harap mo ay lalakad akong taglay ang liwanag. Magstayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating nang dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumapit kay Jesus. Nang nagtitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi sa kanyang paghahaksik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan, lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa. Tumubo at namunga ng tigi-isang butil at malakas niyang idinugtong. Makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung sino ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, "Sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang Diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan
ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit ng malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa, ang mga nakinig ng salita, iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y nagtiyataga hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patiin natin ang ating mga katabi. Good morning. Ngayon, napakaganda ng ating ebanghelyo. No? Marahil rinig nyo na to, di ba? Ito yung talinghaga. No, sa ano bang tawag sa seeds, butil, no, yung binhi, tumubo na yon, no, so yung butil, no, ng mga butil, no, nalaglag sila sa iba't ibang mga lugar, no. It's very clear po, no, maliwanag, no, na yung iba't ibang lugar, iba't ibang klase ng lupa ay yun po yung puso ng mga tao. Iba't ibang klase ng kanilang pagtanggap, no? At iba't ibang klase yung kanilang reaction upol sa salita ng Diyos. Pero makikita natin dito, pinipilit talagang tumubo ng salita. Dito natin makikita, no, na yung ating buhay espiritual, hindi lang ito nanggagaling sa Diyos. Kailangan natin ng cooperation o pakikiisa sa grasya ng ating Panginoon. O, makita natin, iba nalaglag sa batuhan. Yung iba nalaglag sa mga matinik na lugar. Yung iba nalaglag sa kalsada. No? Sobrang tigas naman na yun, no? Sa kalsada. Talagang matigas na lupa yan. Hindi yan talaga tutupo. Dito rin natin makikita, no, in the long run, tumutubo, pero namamatay. No, ito'y, kumbaga, halos karamihan ng tao dito natin maihahalit tulad doon sa pangatlo. No? Kasi totoo naman, napakaganda namang tanggapin, pakinggan, no, at sundin yung salita ng Diyos. No, pag narinig to, kahit isang normal na tao, ay talagang alam niya ito ang totoo. Alam niya ito ang maganda. Ang problema lang, no, dito sa huli, makikita natin, binigyan ng iba't ibang mga pagsubok. No, unang pagsubok, no, darating yung Diablo, tutuksuhin. Pangalawang pagsubok, nandito yung sa pandang huli. No, yung sa pangatlo, yung mga problema sa buhay. Diba? Dahil sa dami ng problema sa buhay, hindi namunga, hindi tumubo, o hindi lumaki yung binhi o yung salita ng Diyos sa kanilang puso. No? So, siguro kung tatanungin natin, ganun tayo. No? Ito yung ating nagiging problema. Yung ating mga problema. Minsan ito yung ating gustong unahin. Minsan ito yung gusto natin na i-prioritize sa ating buhay. Kaya naman talaga yung mga anxieties, yung mga troubles, no, sa ating mga puso,
ito'y isang bagay na humahadlang upang lumaki yung binhi o yung seeds na binigay sa atin ng ating Panginoon. Nariyan yan, ibinibigay. Pero kailangan natin ng commitment o yung pakikiisa. Titingnan po natin ngayon, no? Yung bansa, no? Problema, financial, relationships, dami, di ba? No? Habang tayo'y nababuhay, madaming mga problema ang pwedeng pumatay sa binhi, no? Doon sa seed na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya naman, no? Bilang respond, tanungin natin yung ating sarili. Ano ba yung mga problema? Ano ba yung mga pinagdadaanan ko na sumisira sa akin, sa relasyon ko, sa aking Panginoon? Minsan na pinakamadali, no? Yun ang reaksyon ng tao. Pinakamadali, iwan yung turo ng Diyos. Pinakamadali nga isang tabi lang at harapin na natin kaagad yung ating problema, no? Na hindi gamit yung salita, na hindi naayon sa ating paniniwala. Usually, ganun yung ating reaction sa ating mga problema. Pero dapat hindi po ganun, no? Yung salitang yan, yung tinanim sa atin ng Panginoon, yan din po ang magpapatibay sa atin sa mga problema, sa lahat ng ating pinagdadaanan. Di ba nakita natin, tumubo, pero biglang, ang yari, doon sa may thorns, sa may tinikan, tumubo, tapos biglang, namatay. Di ba? Sayang, tumubo na, andun na, pero biglang, namatay. Sinong mahilig mag-alaga ng halaman? Yung mga plantito at saka mga plantita. Sinong, ayan, no? Di ba may ganun, no? Tutubo, tapos, parang mayroong mabibisi ka eh, no? Pagtubo, tuwang-tuwa ka, nandyan na, yun na, malaki na siya. Ako po, mahilig din. No? Tapos, biglang mabibisi ka, meron kang gagawin. Makakaligtaan mo, pagbalik mo, tuyo na. No, ganun lang kabilis. No? Wala na. Pag nag-brown na, wala na talaga 'yan, 'di ba? O kaya pag nawala na 'yung dahon, talagang mahirap na 'yan talagang tumubo. Ganun din po 'yung salita ng Diyos, no? Pag nakaligtaan lang natin. Nabisi lang tayo sa iba't ibang mga bagay. No, natakot kahit nga hindi dito nga o kahit natakot. Na-trouble ka lang. No? Dinibdib mo lang yung isang problema. Diyan na, magsisimula mamatay yung salita ng Diyos o yung pag-ibig ng Diyos sa puso mo. So, anong gagawin natin? Anong gagawin natin, no? Ako, pag umaalis ako, dati nagpunta ako ng Cebu, yung mga halaman ko, binigay ko kay Jammers para merong mag-aalaga. Pero sabi ko, pwede ko nga, hirap din pala mag-alaga, no? Dapat dadalin mo kung saan ka pupunta. Kaya maliliit nga lang yung mga binibili-bili ko. No? Pero ganun po, dapat dala-dala natin yung salita ng Diyos sa ating buhay. Palagi. Yung grasya ng Diyos, yun yung mag-nurture, yun yung magpapalaki. No? Sa ating, doon nga sa letter ni St. Paul, no? Meron tayong katawang panlupa, meron tayong katawang panlangit. No? Yun yung magpapalago, yun yung magdo-nourish ng ating katawang panlangit. Kaya nga dapat kahit saan tayo pumunta, para hindi natin makaligtaan, dala-dala natin yung salita ng Diyos. Kaya naman, di ba, pag tumubo na yung halaman, ano yung ginagawa ninyo? Yung mga plantito at plantita. Ha? Pinamimigay.
Oo, di ba pinamimigay? Binigyan niya akong halaman. Oo, malago na yung halaman niya, binigyan niya ako. Ganon, pinamimigay natin. Di ba puputol tayo? Oh, kaya pag may seeds, itatinim natin sa ibang mga paso, tapos ibibigay natin sa ibang tao. Pag ganon yung ginagawa natin, alam natin, matibay na yung halaman sa atin. Ganon din po sa pananampalataya. No? Ayaw mong mamatay yung salita ng Diyos, subukan mong ibahagi sa iba. No? Magpalaki ka, tapos ibigay mo sa ibang tao. No? I'm very sure, no, kung ganun po yung ating ginagawa. Of course, ang mga gumagawa lang nan, yung mga nakasentro talaga ang kanilang buhay sa salita ng Diyos. Hindi lang dapat natin titingnan na lumalaki. Diba? Uy, lumalaki na. Uy, nakalimutan kong diligan. Diba? Hindi, dapat ibahagi po natin sa iba. Pag lumaki na sa ating puso, ibahagi natin sa iba. Ito po yung social, no, dimension. Ito po yung missionary call ng Diyos sa atin. And I'm very sure, di ba? Lahat ng nandito, Saturday ng umaga, napakahirap gumising. Di ba? Hindi kayo pupunta dito. Hindi kayo magmamas ng umagang umaga kung hindi na malaki o hindi na hindi talaga umuusbong yung binhi ng salita ng Diyos sa inyong puso. Nandito kayo dahil meron kayong katawang panlangit, buhay na buhay. Di ba? Hindi madali. Mga bata nga, hirap na hirap. Di ba? Kumunti na naman sila. Pero wala kasing meeting. Walang sports. Di ba? Hindi madali. Pero pag nandyan na, anong dapat natin gawin? Ibahagi natin sa iba. Magsitayo po tayo. Tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang naghahasik ng mga butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain sa pamamagitan ng ating panalangin sa Ama. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang simbahan sa daigdig naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tigi-isang daang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga pinuno ng ating bansa naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang salita ng Diyos sa ating buhay naway wag sakalin ng mga hindi na itatamang mga ambisyon at pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga may sakit, naway madama nila ang mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga yumao, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan, at iyong mga nabibigatan sa pagdadalamhati, naway mapatatag ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng Ani, maging butihin kayo sa amin.
Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilala ang butil na inyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magumun sa mga alalahanin ng mundong ito. Bagkus maging aktibo kami sa paglilingkod at tuluyan ng magbunga ito sa masaganang ani. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung sinugo mo siyang bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging isang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay ilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Alina na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Siya'y nakiisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayon siya'y pumanaw, naway makiisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, si Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumbi ng loob
sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus,
Magsitayo po ang lahat. Pinagpala ka ng makapangyarihang Diyos, Birheng Maria, nang higit sa lahat ng babae sa sangkalupaan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ng kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pinagpala ka ng makapangyarihang Diyos, Birheng Maria, nang higit sa lahat ng babae sa sangkalupaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran. Ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Evae, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illus tuus, misericordes oculus, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium oster.
nobis Santa Dei Genetrix. Ut dignificiamur crucibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum in piscimere retur. Spiritus Sancto cooperante prae parasti, daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab insatibus malis et a morta perpetua liberemur. Deus, qui corda fidelum Sanctae Spiritus illustratione docuisti, da nobis in iodam Spiritu recta sapere, et de eius consolatione gaudere, così de nobis quae sumus omnipotens Deus, Santi Patris Nostri Augustini de Poto commemoratione gaudere, cuius patrocinius salvare te auxiliante confidimus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Santissime genetices tuve sponsi quae sumus domine meritis adiubemur, ut quod possibilitas sosa non obtinet eius nobis intercessione donetur. Ecclesiae tuve quae sumus domine preces placatus admite, ut destructis adversitatibus et erroribus ut aversis seguratio episebri et libertate. Omnipotens sempiterne Deus, salus aeterna credentium, ex ode nos pros pomulis tuvis in permis pro quibus misericordiae tue imploramus auxilium, ut redita sibi sanitati gratiarum tibi in ecclesia tua referat actiones. Deus, qui transsolisti patres nostros per mare rubrum, et transvexisti eius per aquam nimiam, laudem tu in homines cantantes te supplicite debecamur, ut in nabi famulus tuus reposis adversitatibus, porto semper optabili corsuque tranquillo tui iaris, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa
at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Paggamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.